So, hello sa inyo mga ka-DIY. Welcome back sa ating Monty Channel at maraming maraming salamat ulit sa inyong mga suporta. Okay, ang video ito mga ka-DIY ay para sa mga beginner lang, sa mga nagsisimula na mag-ayos or mag-repair sa bahay lang or isa kayong DIYer. So, para sa inyong video ito mga ka-DIY. Okay, so ang washing machine na ito mga ka-DIY ay single tub. Yan, so isang Hanabishi. Bali, dalawang tao na stock. Okay, buhayan natin ito mga ka-DIY kasi sayang naman. So, binigay na ito ng may-ari sa akin. So, try natin itong pagganahin uli, okay? So, Hanabishi brand, SWM-162, 6.2 kilogram. Yan na kanyang model number. Okay, 6.2 capacity. Sa plastic, okay pa. Sa loob, okay rin. Yan, medyo malinis pa. Kayang-kaya pa ito. Yung sira lang naman dito, ito yung kanyang takip. So, walang problema dyan. Takip lang naman yan. Sa plastic, sa quality ng plastic, okay pa. Kaya pa ito. At kayang-kaya pa yung chemical natin na pagandahin. Okay, proceed tayo sa una. Dahil stock ito, timer muna tayo. Dito sa timer. Okay? Yan. Kung napapansin nyo, pag pihit natin, yan, wala man lang lagatik sa loob. Yan, sa mga baguhan lang, pwede nyo pakinggan dito sa gilid kung lumalagatik. Ito, walang lagatik at walang reaksyon ang kanyang selector. Yan, itong yung pinaka-timer niya. Wash timer. So, kapag ganito, walang lagatik, automatic na yung mga ka-DIY magpapalit na tayo ng panibagong timer. 100% o 101% pagpapalit na tayo nito. Okay, isang damage yan. Proceed tayo dun sa likod. Tingnan natin yung mga wiring diagram dun. So, yun, ang gilid niya. Ito yung hose. Okay pa. Pwede pa yan. At wala pang damage. Okay, punta dito sa itaas. Ito yung kanyang screw. Ayan o, kinakalawang na. So, gamitan natin ng grinder mamaya yan para matanggal. Ito, tanggalin natin ito mamaya. Palitan natin ng stainless. Dahil magpapalit tayo ng timer sa itaas, kailangan natin kalasin ito. Okay. Para sa mga nag-aaral, pwede nyo i-check ang kanyang diagram. Dahil kabisado na natin yung mga diagram nito, kahit wala na yan, proceed tayo sa ilalim. Okay, dito tayo sa ilalim yan. Yan, tagalin nyo lang ang takip pagka meron. Yan, tinanggal ko na dahil meron naman mga screw yun dito sa gilid. Tanggalin nyo lang kapag kayo ay nagre-repair na. Okay? So, unang pansin ko kagad mga ka-DIY dahil sa stock siya, ng dalawang taon, yan ang nangyari. Kinagat ng daga o kinagat ng daga yung kanyang mga wiring. Yan, tad-tad. Yan. Tapos, dito sa kanyang motor, putol din. Yan, kinagat. Tapos, sa mga wiring niya papuntang timer, yan o. Yan, putol din. So, tapos binahayan sa loob. Yan. Yan, lilinisin natin mamaya yan mga ka-DIY. Okay? So, 100% mga ka-DIY na magre-rewiring na tayo ngayon at ituro ko sa inyo kung paano magre-rewiring ng mga ganito. Okay, dahil luma siya, dahil kinakalawang na rin yung mga screw sa ilalim ito. Kinakalawang, ito yung pinakamahirap tanggalin sa lahat. Pati ito kinakalawang na rin, yung mga washing machine ng mga malalapit sa dagat, yan, una ang tinatamaan ito. Dahil may ina, hindi, kasi stainless ito. Yan, yung mga screw niya sa gilid, yan, tanggalin natin mamaya. Tapos, at check na natin yung motor nito, ito. Kung meron pang resistance, kung okay pa o good pa yung reading ng motor na ito, check natin sa tester. Tapos yung kanyang diagram na medyo burado na. Hindi natin alam kung saan yan ang common or forward and reverse. Pero daanan natin ang tester para malaman natin kung good pa. Okay, ituturo ko na rin sa inyo. Tapos yung kanyang kapasitor, ito. Yan. Yung kanyang kapasitor, i-check din natin kung meron pa siyang laman or pasado pa sa ating tester. Base dito sa kanyang naka-indicate dito. So, siya ay nasa 10 UF. Yan o, 10 UF. So, dapat kahit makakuha tayo ng 9.5 UF na sa reading kung good pa ito. Okay? Check natin mamaya yan. Mamaya, i-check natin yan. Tapos, tanggalin muna natin ito dahil maglilinis na tayo dito sa ilalim. Tanggalin na lang natin yan, tapos i-check natin yung motor. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-check ng tamang mga motor. Okay? 100% magre-rewiring. At i-check yung motor, kapasitor, at magpapalit tayo ng panibagong timer. At magpapalit tayo ng mga stainless screw. Okay mga ka-DIY, so simulan lang natin ito sa pagkalas. Gamit tayo ng hand grinder, tapos padaanan natin yung mga lumang screw, ganito. Sa gilid lang dito. Yan, sa ulo ng screw. Pag lumambot, pwede nyo simkitin para matanggal. So ito yung gamitin natin yung grinder. Mini grinder. Yan. Ayan, lumambot ang plastic. Matatanggal yan. Painitan nyo lang yung screw. Yan o, tanggal yung plastic nyan. Yan. Pag uminit yung screw, kusang matatanggal yan kapag nainitan itong ulo. Yan, yan mangyayari nyan. Hindi mo kailangan pang i-grinder dito sa gilid para hindi masira yung plastic.
Okay, so palitan ito ng medyo malaki-laki konti na stainless. Okay, proceed tayo. Ganun din kagawin natin sa mga kasama niya doon sa kabila dito. Okay, ito lang sample na video natin para alam nyo kung paano tanggalin. Part na naman ang timer dito sa itaas, dito sa kanyang bukasan. Yan, kaya nagumagamit tayo nito dahil hindi na kumakagat yung ulo ng screwdriver natin. Kaya pinapainitan natin ang ulo ng screw para matanggal. Okay, ito wala na ito. Pudpud na yan at pudpud na rin yung isa. Kaya kailangan natin gumamit ng mini grinder. Okay. Tapos na natin tanggalin yung mga screw. Yan oh, wasak pati yung kanyang hose sa ilalim. Yan, palitan na rin natin pala ito. Akala ko good pa, wasak na rin pala. Yan. Okay. Tara, simulan natin kalasin. Yan mga ka-DIY. Okay, marami, may mga buto pa sa loob. Okay. Tapos yung kanyang tali sa drain, putol na rin. Okay, sa mga ganito mga ka-DIY, kung wala kayong pamalit yung malaking nylon, pwede nyo gamitin dito sa drain. Okay, tapos yung kanyang yan, yung daanan na kanyang tali para sa drain. Pati yung kanyang plastic, kinit-kit na rin ng daga. Yan, ngat-ngat na rin ng daga, yan o, sa gilid. Yan, butas yan. Yan o. So, gamitan natin ng plastic steel epoxy yan para mawala. Okay, para may balik natin sa dati. Tapos yung kanyang gearbox, ay hindi pa naman itim. Okay pa yan, good pa yan. So, check na natin yung motor. Ito yung wiring ng motor. Check natin yung tester. Okay, tara. Check natin. Tapos yung kanyang capacitor, check natin. Tapos yan, ang hose na ho. Yan. Dito tayo ngayon magpapalit mamaya ng hose. So ayan mga ka-DIY, bali naka-rinse tayo sa extend. Check muna natin yung motor. Okay, na-extend tayo. Tapos i-zero lang natin yung ating tester. Okay, na-zero na. Okay, yan. Ito na yung tatlong wiring na lumabas sa motor. Ito na yon. So binalatan ko muna. Yan, binalatan ko muna ito. Check natin kung may mga palo muna. Okay, check natin kung may palo lang. So pumapalo pa siya mga ka-DIY. Yan, so may chance itong mabuhay. Yan, kahit ikut-ikuti natin yung ating wiring, may mga palo. Ngayon, proceed tayo ngayon sa totoong reading nito. Kung okay pa ba. Okay, kung dalawa lang dito yung may palo, ibig sabihin lang mga ka-DIY, at ito yung walang palo, ito yung may diferensya o may putol sa loob doon sa wiring. Pero kapag wala itong palo, ibig sabihin, maaaring mga putol-putol lahat yun or nasunog. Okay, ngayon mga ka-DIY, proceed tayo sa totoong reading nito. Ayan. So, nakaselect tayo sa extend pa rin at saka i-check na natin yung test prod. I-check na natin yung kanyang wiring. Okay, ang sikreto para mabilis malaman kung saan dito itatap yung forward at reverse. Dahil tatlong wiring yan, ang tawag dito sa tatlong wiring, ito yung common, forward at reverse. Dan dito lang yung common, forward at reverse sa tatlong wiring na yan. Okay. So, ang procedure mga ka-DIY, maghahanap tayo ng dalawang wirings dito na magkaparehas ang reading. Okay? Magkaparehas ang reading. Dalawang wiring yon. Okay? Gagamit tayo ng isa para sa steady, tapos ito yung gagamitin natin para mahanap natin yung dalawang wire dito na magkaparehas ang reading. Okay? Ilalagay natin ito sa kulay pula. Pula man, green man, o yellow, kahit saan dyan pwede. Okay? Maghanap tayo ng dalawang parehas ang reading. Okay, unang check. Stable lang muna yung kanyang yung pula dyan, stable lang muna. Okay? Steady lang muna dyan. Check natin sa kulay green. Okay? Yan, pumalo ng 6. Yan o, 6 ohms or 60 ohms. Yan, 60 or 6 ohms. Okay. So, dito sa kabilang wire, check natin. Okay, pumalo siya ng 3. 3 ohms or 30 ohms. Yan o, 3 o. Yan, 3. Okay. So, hindi ito magkaparehas ang reading. Ito 6, ito naman 3. Okay, lipat pa tayo ng isa. Yan, hanggang dalawang lipat lang. Okay? Or dito, lagay natin sa yellow. Okay, yan. Lagay natin sa kulay yellow. Yan, maghanap tayo. Check natin dito sa kulay green or pula. Okay? Yan, kung napapansin nyo mga ka-DIY, yan, 3. Yan, 2.5, 3 ohms. Yan o, 3 ohms or 30 ohms. Okay, ulitin natin. Ayan, 3 ohms
Okay, sa kulay pula 3. Dito naman ang green. 3 din. Yan. Yan, 3 din. 3 ohms din, parehas yung reading nila. Ibig sabihin mga ka-DIY, buo ang motor. Okay? Yan, itong pula 3. Itong green 3 din. Ibig sabihin 3 plus 3 is equals to 6. Kailangan ng dalawang ito ay magtugma kapag tinester natin. Okay? Tanggalin natin yung yellow, ilipat natin sa pula at saka green. Dapat parehas ang reading nito kapag pinagsama natin. Okay, ilagay natin dito. Sa green. Yan. Yan. Kita nyo ang reading niya ay pumatak ng 6 ohms. Yan. 5.56. Okay, 6 ohms. Ibig sabihin lang mga ka-DIY, buo ito. Yan. So, ito yung dalawang magkaparehas ang reading. Ibig sabihin lang mga ka-DIY, ito yung forward at saka reverse. Yan. Basta't parehas ang reading nitong dalawa, ito na yung forward at reverse. Ang maiiwan, ito yung magiging common mo, yung yellow. Dahil yung kanyang diagram dito ay burado na. At hindi na natin makita kung anong pangalan. Dahil sa luma na. Okay? Tanggalin natin. Ito na yung magiging capacitor line natin. Iwalay natin yan. Ito na yung magiging capacitor na line natin dahil sa parehas sila ang reading. Natagpuan natin ang parehas dahil dito sa wiring na kulay yellow. Okay? Ikutin nyo lang para maghanap ng mga magkaparehas ang reading. Kung hindi magtugma, ibig sabihin lang, may problema pa yung motor. Okay? So, ito kapitan natin ang kapasitor. Itong dalawa. Ito na yung magiging common natin. Okay? Okay, kinuha ko muna yung kapasitor niya. Ito yung mga inagatan ng daga, oh. Yan. So, binalatan muna natin. Tapos, test natin. Tapos, strict natin dito sa ohms. Dahil dyan naka-indicate yung kanyang kapasitance. Itong dalawa sa itaas, yan, oh. Yan. Okay? So, ibigyan natin yung ilaw. Okay, select tayo. Select. Hanapin natin yung NF or nanofarad dyan. Nandyan naka-indicate. Yan, NF or nanofarad. Yan ay para sa capacitance natin. Okay, check natin. Ipagdikit lang dalawa. Okay. So, 9UF and 53. 9.54. 54. So, pasado pa ito mga ka-DIY. Dahil ang capacitor, ang value ng capacitor ay nasa 10UF yan, oh. 10UF or 10 microfarad. At yung reading natin ay 9.53. So, pasado pa ito mga ka-DIY. May negative and 5% tolerance din naman. Kaya, okay pa yung kapasitor nito kahit luma. Okay? Try natin yan. Tapos, itong dalawang wiring ng kapasitor, ikakabit ka agad natin dito sa dalawa. Yan. Okay, nakabit na natin dito. Ang kapasitor ay magbaliktaran, walang problema yan. Okay, tandaan natin, yung common ang yellow, ito na yung magiging forward and reverse natin. Yan. Okay? So, tandaan natin itong yellow, ito na yung magiging common natin, lagyan natin ng tape. Okay, kumuha ng kapirasong tape lang para ilagay doon sa kanyang common, ito, itong yellow. Tandaan natin para sa pag-wiring natin mamaya ay hindi natin makalimutan. Okay? Yan. So, proceed tayo doon sa timer kasi magwa-wiring tayo doon sa itaas doon. Tapos, itatap natin dito. Papalabas natin dito sa original niyang butas. Papunta rito sa wiring dito. Okay, para hindi kayo malito, ikabit nyo na kagad ng ganito. Tapos, magwa-wiring na tayo doon sa timer sa itaas. Okay, tapos na natin kalasin yung screw. Wiring na tayo doon. Okay. Yan. Okay, tingnan natin kung saan dumaan ang wiring. Dito sa butas, doon sa inatkatan ng daga sa ilalim kanina. Ito na yon. Yan. So, palitan natin itong timer. Ano, ito yung pinaka-timer niya. Ito yan. Yan. Okay? Ito. So, sa ilalim niyang timer. Yan, tingnan nyo. Okay, so palitan natin ito. Ito na yung lumang timer niya. Palitan natin ito dahil ito ay sira na. So, ang diagram nito ay dalawang common. Dalawang papunta sa kapasitor. At saka yung normal at gentle ito. Okay? So, wala na ito mga ka-DIY. Palitan natin ang universal 3 wires para mas mabilis. So, sa kanila ako magbibigay ng 6 wires sa mga baguhan. Okay? Ito yung 3 wires natin. Ito yung sa bandang kaliwa natin. Ito yung magiging common natin. Matik na yan mga ka-DIY. Kahit anong unang klase ng timer, ito yung magiging common mo. Nag-iisa palagi yan. Itong dalawang magkasama na ito, yung pula at saka yellow,
ito na yung magiging capacitor line natin o yung magiging forward at reverse. Doon yung kanina sa dalawa, sa motor na nakaiwalay, yung dalawa doon, ito na yun. Punta. Basta ito yung magiging common natin. Tandaan na, common brown at saka dalawa. Okay, itong dalawang ito, ito na yung magiging capacitor line natin. Lalagyan natin ito ng dalawang wiring na kulay pula para mag-match doon mamaya sa ilalim. Okay? So, dahil sa straight type siya, yung luma, ito yung luma, straight type. Straight din yung tayong papalit natin. Kasi dalawang klase ito, may straight type at saka slant type. Ayan, parehong straight. Okay, kaya pag bumili kayo ng timer, alamin nyo muna kung straight type o slant type. Okay, parehas na naman sila. Okay, kabit natin. Ulitin natin, nakaiwala yung common. Ito yung common nya. Ayan, dinugtungan ko ng kulay brown para maging coding nya. Tapos yung yellow at saka pula, dinugtungan ko ng dalawang pula. Ayan o. Para mag-match doon mamaya sa ilalim. Tapos, ipasok natin dito sa butas nya. Dito. Ayan. Tapos abang tayo doon sa ilalim. Tapos i-form na lang natin dito. Ibalik natin. Okay. So, i-screw ko lang muna. Tapos, ipapasok natin dito at abang tayo doon sa ilalim. Okay, ito na po yung ano, galing doon sa itaas yung timer na dalawang pula, forward at reverse at saka isang brown na common. So, bitawan muna natin yung common na yan. Okay, itong forward at reverse natin, ikakabit natin yan doon sa ating kapasitor kanina ito. Yan, hinabaan ko lang yung wiring pero ito pa rin yun. Okay, kabit natin yung dalawang red dito. Kabilaan lang. Yan, dito. Kabit natin sa kabila. Okay, hinabaan ko lang yung wiring nito. Kasi may clip doon kanina sa ilalim. Okay, yan. Kahit magkabaliktad ito ay walang problema. Ganon din sa kapasitor, wala din problema. Yan, so nakabit na natin oh. Yan, ito yung dalawang pula galing timer sa itaas na ikinabit sa kapasitor. Yan. So yung common natin kanina, ito hinabaan ko rin. Yung pula, ay yung yellow, common. Okay, may natira na dalawa. Ito, common ng timer galing sa itaas at common ng motor dito galing. Okay, ito na yon. Tapos ikakabit natin ito tag-isa dito sa ating AC cord. Okay, dito sa ating pinaka saksakan. Yan, magkabaliktaran lang yan, walang problema. Dito tag-isa sila. Okay, kabit natin yung kulay yellow. Ito, common ng motor. Kabit natin yan. Tapos, yung common ng timer, ikabit natin dito sa kabila. Okay, kabit natin. Tapos lagyan natin ng electrical tape pang samantala. Okay, lagyan ko lang ng tape. Okay, nagkabit ako ng panibagong nylon. Yan o, dinugtungan ko lang yung naputol. Yan, para sa wala kayong reserva, ganito lang, nylon lang, itali nyo rin doon sa itaas. Or idugtong nyo na lang. Tapos nagpalit tayo ng panibagong spring para dito sa kanyang rubber, dito sa kanyang drain. Okay, lalagay sa drain nya. Okay, symbol ko lang muna. Okay mga ka-DIY, makapal pa yung belt niya at saka wala pang tama masyado. Okay pa ito. Ayan, so pag ano ng pagkabit ng belt ah, sa itaas yung pangalan at saka yung serial number. Okay, kabit natin sa ilalim tapos try natin. Wala mo lang yung screw yan kasi titesting muna natin tapos pag gumana, saka natin cleaningan at tanggalin natin uli yan at saka cleaningan para ano, para mas maganda. Kasi inaabol natin dito yung oras sa pagre-repair. Ayan. Okay, yung cleaning madali lang. Pero yung tutorial, yun ang mas malaga dito mga ka-DIY. Okay? At may apply nyo sa inyo. Okay? So, kabit natin yung belt. Okay mga ka-DIY, kinabit na natin yung kaha. Wala pang screw yan. Tapos yun, nakalita pa yung kapasitor niya sa labas. Open pa yung sa likod. Okay? Tapos kinabit natin yung kanyang belt. Tapos, yung timer, tapos natin ikabit. Ito na. Yan. Na-install natin yung timer. Okay? Yan. So, ibalik natin. Okay, so on natin. So wala, power on natin yung ating saksakan. Yon, power on natin. Then, naka-on timer. Yon. Yon. So gumagana na. Yon. Okay, mga ka-DIY, bali pressure washer lang natin yan para maging malinis. Kakalasin ko pa yan mga ka-DIY kasi gusto kong linisan yan. Gamitan pa natin yan ng chemical. Yan, pati ito chemical yan, gagamitan natin yan. So, kinabitan ko siya ng tubig kanina. Okay naman, malakas naman. So, hanggang dito lang ating video mga ka-DIY. Sana may napulot kayong kunting idea sa ating mga tinuro sa inyo at magamit nyo sa pang-araw-araw nyong hanap buhay.
So hanggang dito lamang at kita-kita ulit tayo sa susunod na tutorial. GM tutorial, hanggang dito lang. Bye-bye.